Magandang umaga, magandang tanghali, o magandang gabi sa inyong lahat. O saan man panig kayo ng mundo naroroon. Tara na at muli ninyo akong samahan. Napakinggan ang mga kwento ko na makakapulutan ng maraming aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Jenny, tinan mo yung babae na yun. Nakakadiri ang kanyang tsura. Tinan mo naman yung kanyang balat, ang daming puti-puti. Tapos yung mukha niya, ang dami din. Ew, kadiri. Ito ang tanging naging sambit ni Rose nang minsan niyang makita ang babae na madaming an-an sa katawan. Ano ka ba naman, friend? Huwag mo naman dapat pandirihan niyang ganyan. May tao lang talaga na may sakit sa balat. Masyado ka namang maselan. Inis na sambit ng kanyang kaibigan. Hay nako, friend. Pag gano'n lang din naman ang magiging sakit ko, mas gugustuhin ko na lang manatili sa bahay kaysa naman mag-alagala sa daan. Ano yun? Proud pa na mayroong sakit na gano'n? Ew, kinikilabutan talaga ako. Maarating wika ng dalaga na si Rose. Ano ka ba naman, friend? Kung ayaw mo sa ganang sakit, edi huwag malapitan. Hindi yung kung ano-ano pang panglalait ang sinasabi mo. Tara na nga lang sa mulat, magpalamig. Mukhang iinit ang ulo ko sa kaartihan mo. Hays. Matapos mag-usap na magkaibigan, ay agad silang pumunta ng mall para mag-shopping at magmula rin. Friend, di ba yun yung babae kanina? Bakit nandito siya? Wait. Makausap nga itong ambisyosang an-ani na ito? Galit na wika ni Rose matapos makita ang babae may sakit sa balat. Hoy miss, sinusundan mo ba kami? Galit na pagtatanong ni Rose sa babae. Aha? Hindi po, miss. Baka nagkataon lang po na dito din ang punta ko. Hi. Nako, miss. Yung itsura mo na yan. Hindi ka nababagay sa lugar na ito. Mabuti pa umalis ka na lang. Kadiri ka. Baka mamaya makahawa ka pa dito. Alis! Galit na bulalas ni Rose sa babae. Rose, ano ka ba naman? Bakit ganun ang ugali mo? Wala namang ginagawang masama ang tao sa iyo ah. Malumanay na wika ni Jenny sa kaibigan niya. Ano, Jenny? Bait-baitan? Di ka ba nadidiri sa kanya? Ew, bahala ka na nga dyan. Magsama kayong dalawa. Kadiri. Wika ni Rose na parang shy diring-diri sa babae. Matapos ang masasakit na salita na binitawan ni Rose, ay agad na napayo ko na lang ang babae. Ate, pasensya na po kayo sa naging asal ng kaibigan ko ha. Pasensya na po kayo. Wika ni Jenny sa babae. Okay lang po yun, Miss Jenny. Wala pong problema. Mauna na po ako. Malumanay na wika ng dalaga. Labis na nagulat si Jenny sa naging sagot ng babae. Hindi dahil sa maiksing sagot ito, kundi dahil sa pagbanggit nito sa kanyang pangalan. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Isip ni Jenny sa kanyang sarili. Ang magkaibigan si Jenny at Rose ay nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya ng paggawaan ng mga pangpaganda ng muka, pangpakinis at pampaputi. Halos 5 taon na silang nagtatrabaho sa kumpanyang yun at malapit na ding mapromote ang isa sa kanila bilang manager ng kumpanya. Rose, balita ko eh. Dadating daw ang bago nating president ng kumpanya. Kaya dapat nating maging maayos. Sigurado ang ganda niya. Naya-excite na wika ni Jenny sa kanyang kaibigan na si Rose. Oo, malamang. Kasi nga di pa, dapat maganda siya. Kasi nga, pampaganda mga ginagawa nating product dito sa kumpanya. Pangit naman na presidente siya ng kumpanya. Tapos, hindi siya maganda, diba? Natatawang wika ni Rose. May iba nga tayo, Rose. Balita ko din na i-announce daw ngayon ang magiging bagong manager sa linya natin, sambit ni Jenny sa kanyang kaibigan. Naku, friend, wala ka pong balita. Di mo ba alam na ako ang bagong magiging manager? Sinabi nito sa akin ni Sir nung nakarang araw bago ako umuwi sa amin. Wika ni Rose na may halong pagyayabang. Talaga? Bakit di mo naman sinabi sa akin para naman mag-advance tayo ng celebrate? Ayaw ko sabihin sa'yo, friend, kasi gusto kong masurpresa ka. Habang nasa kalagitnaan ng usapan ng magkibigan, ay narinig nila ang malakas sa sigawan sa kanilang paligid. Rose, andyan na yung bagong president natin. Ang ganda-ganda niya at ang kinis pa. Kinikilig na sambit ni Jenny sa kanyang kaibigan na si Rose. Oo nga no, ang ganda niya. Pero friend,
Kinakabahan ako kasi mamaya ako nang tatawagin si stage at i-announce ng pagiging manager ko. Rose, ano ka ba? Huwag kakabahan. Dapat nga maging proud ka pa sa sarili mo dahil manager ka na. Nakangiting sambit ni Jenny sa kanyang kaibigan na si Rose. Makalipas ang ilang minuto ng pagsasalita ng president sa stage, ibinanggit na niya ang mga magiging bagong president ng kumpanya. Good day sa inyong lahat. Nais kong bigyang parangal ang bago nating manager ngayong araw, wika ng president ng kumpanya. Makalipas ang ilang minuto, ay in-announce na ng president ang bagong manager ng kumpanya. Ladies and gentlemen, nais kong ipakilala ang bagong manager ng kumpanyang ito. Please welcome, Miss Jenny. Matapos banggitin ang pangalan ni Jenny, ay nagpalakpakan ang mga empleyado nito. Labis na nagulat si Jenny sa naging anunsyo ng president ng kumpanya. Pagtapos ng awarding ceremony ay kinausap ni Rose si Jenny. Hoy Jenny, paano sa'yo napunta ang award na yan? Kapal na mukha mo, manluloko ka. Siguro nagkamali lang ng basa ang president ng kumpanya natin. Pero sa akin talaga yung award na yan, galit na sambit ni Rose kay Jenny. Friend, pero di ko alam ang lahat ng ito. Nagulat na lang ako kung bakit sa akin award ang pagiging manager. Malumana inuwi ka ni Jenny. Habang nag-uusap ang magkaibigan, ay dumating ang babaeng may sakit sa balat. Diba, ikaw yung babae na sunod ang sunod sa amin? Andito ka na naman, galit na wika ni Rose sa babae. Wala ka pa din pagbabago. Hindi mo talaga deserve ang magkaroon ng award dahil sa ugali mo, galit na sambit ng babae. Anong ibig mong sabihin? Tama ang naging desisyon ko na hindi ibigay sa iyo ang pagiging manager dahil sa masama mong ugali, wika ng babae. Labis na nagulat si Rose sa sinabi ng babae. Bakit? Sino ka ba? Ha? Papakilala na ako sa iyo. Ako nga pala ang nagmamay-ari ng kumpanyang iyong pinapasukan. Ako si Trisha, ang nagmamay-ari ng kumpanyang ito. Habang nagsasalita ang babae, ay may tinatanggal ito sa kanyang katawan bago magpatuloy sa pagsasalita. Wala talaga akong sakit sa balat. Sinadya ko lang itong lagyan ng mga peking sugat para malaman ko kung sino ba sa inyong dalawa talaga ang deserve na maging manager. At hindi nga ako nagkamali, masama nga ang ugali mo. Wika ng babae. Nagulat si Rose sa kanyang nadiskubre. Halos mapaluwa siya nang malaman na ang kanyang karap ay ang may-ari ng kumpanyang pinapasukan. Labis siyang nagsisi sa pangmamata niya sa babae. Habang si Jenny naman ay patuloy na naging successful sa buhay. Patuloy ang pag-arangkada ng kanyang karir. Nagkaroon siya ng sariling bahay, sasakyan, at napag-aral ng kanyang mga kapatid. Ang aral lang sa kwento na ito ay kahit anuman ang estilo ng isang tao ay hindi dapat natin bandirian. Pagkos, ay tulungan na lang natin. So, once again, si Tamoxki TV to. Sana ay may napulot ko yung aral sa kwento ko. Maraming salamat and God bless.